Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po'y ikalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon ay panalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan na tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag ka niya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayon ibinabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono.
Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya'y lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagala kay di kawasa. Paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabi ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo
ni Jesucristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ikalabing limang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiborio, si Poncio Pilato ang gobernador ng Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Itoria at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinya. Sina Anas at Caiphas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos," wika niya. Sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, tatambakan ang bawat lambak, at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Kumusta na po ang paghahanda ninyo para sa Pasko? Uy, hindi kayo? Naantok din kayo? Pero inin niyo ako'y nakatayo sa harap niyo, ako'y inaantok. Kumusta na ang paghahanda ninyo sa Pasko? Nakapagbalot na ga kayo ng regalo? Dadamay-damay ninyo kami. Nakapagsobre na kayo ng inyong papasko? O nakapag-decorate na kayo ng bahay? Mga minamahal, ngayon po'y ikalawang linggo na ng panahon ng Adbiyento. At ang mga kandila ng Adbiyento, dalawa na ang may sindi. Habang lumiliwanag at nagniningning ang mga kandila ng Adbiyento, hudyat, napapalapit na ng papalapit ang Kapaskuhan. At hindi natin kayang pigilan ang Pasko. Kahit na sandamakmak ang inyong utang, papasko pa rin. Kahit na kayo'y maraming problema, tuloy ang Pasko. Kahit ikay chismosa pa hanggang ngayon, papasko pa rin. Walang makakapigil ng Pasko. Kaya nga ang paalaala sa atin, paghandaan ang Pasko. At ang mga pagbasa ngayon ay nagbibigay sa atin ng paalaala kung paano dapat maghanda para sa Kapaskuhan. Ang atin daw paghahanda, dapat may kagalakan,
dapat may pagmamahal at dapat may pagbabalik loob. Sabi po ni Propeta Baruk sa unang pagbasa, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan at kagalakan ng Diyos. Isa sa mga diwa ng Pasko, ang kagalakan. Kaya wag ho kayong masanay sumimangot. Ba, kayo rin. Pagka kayo namatay ng nakasimangot, pangit kayo sa kabaong. Isa sa mga katangian ng Pasko ay ang kagalakan. Kapag ba ikay nagagalak, dapat ba laging nakatawa? Hindi naman. Kapag laging nakatawa, ang tawag doon luka. Pero may mga taong kahit may problema, alam niyang may kagalakan sa kanyang puso. Kahit maraming pinagdadaanan, alam niya na ang diwa ng Pasko'y kagalakan at dapat maging masaya. Bakit? Hindi nakabatay sa kung anong meron tayo kung bakit masaya ang Pasko. Kaya masaya ang Pasko dahil may Diyos na sa kabila ng ating pagkakasala, piniling maging katulad natin para maligtas ka. Yun ang kagalakan ng Pasko. Kaya huwag kayong masanay na lagi nang nakasimangot. Unti-unting ngumiti. Kahit na walang kwarta, basta nakangiti. Wala nang ang kwarta. Wala nang handa sa Pasko. Nakasimangot ka pa. Adik, ipagkalungkot ng Pasko mo. Pero isa sa mga katangian ng Pasko, dapat may kagalakan. At ang kagalakan, hindi lagi nasa magandang karanasan. Ang kagalakan ay nasa katiyakang sa puso mo sa kabila ng paghihirap at pagdurusa, may Diyos na magkakatawang tao. May Diyos na sisilang dahil sa kanyang pagnanais na maligtas ka. Yun po ang unang paghahanda na meron dapat tayo. Unti-unting maging magalak, unti-unting maging masaya, kahit na sa kabila ng problema. Ikalawa, bukod sa kagalakan, ang paghahanda daw sa Pasko, dapat may pagmamahal. Sabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos sa ikalawang pagbasa, idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig. Maging mapagmahal. Kayo gahoy marunong pang magmahal? Ang iniisip kasi nating pagmamahal, yung pagmamahal lang ng magkasintahan ng lalaki at babae, isa lang yun sa napakaraming mukha ng pagmamahal. E tingnan ninyo, diga, kayong taas nga ang kamay ng mga magulang na naririto. Mga magulang, huwag nang mahiya. Apat na ang anak, nahihiya pa. Kayo ang mga expert sa pagmamahal. Minsan lang hindi nyo napapansin. Kasi napapangunahan kayo ng sama ng loob. Napapangunahan ng pagod. Napapangunahan ng sikip ng pakiramdam. Yung ganamang maghapong ka nagtatrabaho. Tapos pag-uwi sa inyo, ikaw pa ang magluluto. Duming-dumi ng bahay, hindi mo lang makapagwalis ang iyong anak. Lagi nang nakamulamur sa TV. Lagi nang nag-EML. Lagi lang nagko-computer. Oy, bakit bukas magtatrabaho ka uli? Yun ang pagmamahal. Ang iba sa inyo na minsan may mga alagang may sakit, may alagang matatanda, mga pasaway na apo, makukulit na mga apo, edi kahit masakit ang ulo mo ngayong maghapon, bakit bukas aalagaan mo uli? Yun ang pagmamahal. At yun ang diwa ng Pasko. Laging may pagsasakripisyo. Laging may pagbibigay para sa iba. Kahit na hindi napapasalamatan. Huwag ho kayong mapagod magmahal. Ang kapalit ng tunay na pagmamahal, wala dito. Nasa sunod na buhay. Ikaw na nagtiis, ikaw na nagsakripisyo sa ngalan ng pagmamahal, magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Kaya laging punuin ang paghahandang ito ng Pasko ng pagmamahal. Huwag manawang magmahal sa mga nakapaligid sa iyo. Kaibigan, kapitbahay, mga anak, mga kapatid, huwag manawang magmahal. Pangalawang diwa ng paghahanda sa Pasko, may pagmamahal. At ikatlo, ito po ang ipinagsisigawan ni Juan Bautista. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan. Ikatlong bahagi ng paghahanda, hindi lang may kagalakan, hindi lang may pagmamahal, meron din dapat pagbabalik loob. Dapat humihingi ng tawad. Dapat nagsisisi. Dapat alam ang kababaan upang sa paghahanda, sa pagsilang ng Panginoon, maging mababa sa lahat ng pagkakataon. Huwag ho kayong mahiyang magpatawad at huwag kayong mahiyang humingi ng tawad. Baka kayo ay merong mga kapitbahay na hindi nyo iniimikan ng matagal ng panahon. Mahirap hong magluto ng espageti sa Pasko na kagalit mong iyong kapitbahay. Mapapanis ang espageti mo, walang kakain yan. Mahirap magbalot ng regalo na hindi kayo nag-iimikan ng iyong kapatid. Mahirap maghanda ng masasarap na pagkain sa Pasko kung hindi mo kinakausap ang iyong magulang. Magbalik loob. Diwa ng Kapaskuhan ang pagbabalik loob. Magsisi. Hindi mo kailangan magsalita at magpaliwanag ng marami. Tingnan ninyo kapag ka nangungumpisal tayo para makipagbalik loob sa Diyos. Hindi naman kailangan ng Diyos ng maraming paliwanag. Tayo rin. Dapat maging ganoon ang awa at habag para sa isa't isa. Gawin niyo pong kakaiba ang Paskong ito. Baka ito'y katulad lamang ng nagdaang Pasko, ay hindi niyo sigurado. Baka sa sunod na Pasko, wala na yung mga katabi ninyo. Kayo ba'y siguradong kompleto pa sa susunod na Pasko? Walang makakapagsabi. Kaya gawin mong kakaiba ang Paskong ito. Baka meron kang kapatid na hindi kinakausap, i-message mo. Padalhan mo ng smiley sa messenger. Hindi mo kailangan magpaliwanag. O baka meron kang magulang na hindi kinakausap, bisitahin mo. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Ni hindi nyo kailangan balikan kung anong inyong pinag-awayan. Dahil ang pagbabalik loob, ang mahalaga lamang ay ang ngayon. Ang pagnanais na magkasundo at magpatawaran. Mga minamahal, bilang mga naghahanda sa pagsilang ng Panginoon, paghandaan po natin ang sabsaba ng ating puso. Paghandaan natin ang pagdating ng ating manunubos. Sikaping laging maging masaya, may kagalakan. Sikaping laging maging mapagmahal, may pagsasakripisyo. At sikaping laging makipagkasundo sa kapwa ng may pagpapatawad. Sa diwang ito, mapaghahandaan natin ang pagdating ni Kristo. At siya natatanggapin natin mamaya sa komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, tulungan mo po ako maghanda sa iyong pagdating. Tulungan mong mapaghandaan ko ang puso ko sa iyong pagsilang. Nawa ang buhay ko at ang aking puso, mapuno lagi ng kagalakan ng pagmamahal at pagpapatawad, tanda ng aking paghahanda sa iyong pagsilang. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing,
nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan ng ating matatag na pananampalataya, tayo'y magkabuklod upang ihain natin sa Amang Butihin ang pangangailangan natin sa biyayang idudulot ng Kanyang pagdating. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Simbahang Katolika, upang ang paghahanda sa daraanan ng Panginoon ay pangungunahan ng banal na Papa, ng lahat ng obispo at mga pari, sa pamamagitan ng gawang pagbabalik-loob sa panahong ito ng Adbyento. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa at mga hinirang na mamuno rito, upang ang tinig na umalingaw-ngaw sa ilang ay makarating nawa sa puso ng sangkatauhan at magsama-sama silang pawiin ang balakid na hadhahadlang sa pagdating ng sinugong manunubos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong dumaranas ng iba't ibang uri ng pagdurusa, upang ang kaluwalhatiang taglay ng darating na Panginoon ang magbigay sa kanila ng liwanag at katubusan sa kanilang mga tiisin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating parokya, upang ang magandang katangiang kaloob ng Panginoong Hesukristo sa kanyang bayan ay makita nawa sa ating mga tahanan na namumuhay sa kalinisan, paglilingkod at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mauwain, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang ginawa naming pagpapahiwatig sa pinaghahandaan namin ang pagdating ng bugtong mong anak sa aming buhay sa pamamagitan niya magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan.
sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya'y pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lubuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Aming kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya.
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salusalo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda po ng katapatan sa inyo. Makikita nyo sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa pambansang Dambana. Ikatlo, sa diwa po ng kagalakan at pagbabahaginan, kayong lahat ay aming inaanyayahan sa isang dinner for a cause ngayong December 10 ng gabi sa halagang 2,500 pesos na ticket na available sa ating pamisahan at opisina. Meron na po kayong dinner buffet at concert mula kay Mito Yunting at ng The Drivers Band kasama ang ilang mga awit at mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Suportahan po natin ang gawaing ito para sa pambansang Dambana. Gayun din naman, bilang patuloy na bahagi ng ating fundraising project, may mga available po tayong Kapiyo merchandise sa ating mga store dito sa loob ng pambansang Dambana. May mga t-shirts at may mga coffee mug. Suportahan po natin para sa gawain ng pambansang Dambana ngayong darating na Enero. Malugod po naming ipinaalam sa inyo na simula po nung Biyernes, muli nating binuksan ang ating halos dalawang buwan na nakasaradong main arc entrance dahil po sa isinaayos na tulay na nagiba ng mga nagdaang bagyo. Salamat po sa inyong paghihintay. Muli na po tayong pwedeng makapag-safe at free parking dito sa loob ng pambansang Dambana gamit ang ating main arc entrance. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos,
Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundles na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusinawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ang Ama
Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, paghandaan ang pagdating ng manunubos. Salamat sa Diyos.